Republic of Indonesia increases participation in the Philippine Military Modernization Program, Militer.or.id. When the Philippine Armed Forces, AFP, continues to modernize its military under the banner of the revised AFP Modernization Program, RAFPMP, which has been mandated by Law No. 10349. The Ministry of National Defense, DND, continues to look for sources of military equipment and ammunition that are not only high quality, but also quite inexpensive. As reported by the Max Defense page, Western MID equipment, especially those sourced from European, American and Australian producers and suppliers, in addition to quality, the price is also higher. And that is sometimes beyond the budgetary capacity that is allocated by the Philippine government to RAFPMP. Meanwhile, equipment sourced from Russia and China tends to be cheaper, but quality, compatibility, similarity and interoperability are all affected because their mindset in manufacturing is also different. Moreover, the presence of equipment made in Russia and China from various aspects of the geopolitical spectrum will be difficult for AFP to integrate most of their equipment, especially those using high technology such as combat aircraft, naval systems, sensors and missile systems. A compromise will be carried out from other sources that use NATO or Western standards. And they do not always have to be from Western countries. Countries such as South Korea, India, the Czech Republic, Bulgaria and Serbia also use standard NATO military equipment. One of the others is Indonesia, which experienced an explosion in the development of the defense industry in the past 10 years because the Indonesian government prioritized increasing their defense capabilities, supporting local manufacturing capabilities to support defense and thirst for technology transfer from suppliers. In addition to meeting the needs of the local market, Indonesian defense companies now plan to export their defense equipment to countries that usually buy defense equipment from the West, Russia or China, but prefer to see alternatives in the global market. The Philippines is one of the countries that shows initial interest in Indonesian defense products, as indicated by the active participation of several Indonesian companies in public offerings or procurement projects negotiated with AFP and DND. Here will be discussed the RAFPMP projects in which Indonesia actively participates, and how the status of their offers relates to the modernization project. Information about Indonesian companies and products related to the high activity in the Indonesian defense sector lately is due to the ongoing Indo Defense 2018 in Jakarta, Indonesia. The Philippines has a strong delegation attending the Indo Defense 2018 exhibition and forum in Jakarta, Indonesia, which runs from 7 to 10 November 2018. All service branches from AFP, as well as AFP headquarters and DND, are well represented, allowing them to see their individual needs one. While members of the DND AFP contingent are to consult with different defense producers from all participating countries, there are also strong reasons to bring discussions with defense companies from Indonesia that supply Indonesian domestic products. Read more at militer.or.id.
Ang Republika ng Indonesia ay nagpapataas ng paglahok sa programang modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Militar.or.id sa patuloy na pag-modernize ng Philippine Armed Forces, AFP, ang militar sa ilalim ng bandila ng Revised Modernization Program, or AFPMP, na binigyan ng batas na 10,349. Ang Ministry of National Defense, DND, ay patuloy upang maghanap ng mga pinagmumulan na mga kagamitang pangmilitar at mga bala na hindi lamang mataas ang kalidad, kundi pati na rin ang mura. Tulad ng iniulat ng pahina ng Max Defense, ang mga kagamitan na ginawa sa kanluran, lalo na ang mga inaning mula sa mga producer at taga-testos ng Europa, Amerikano at Australia, bukod sa kalidad. Mas mataas ang presyo, at paminsan-minsan ay lampas sa kapasidad ng budget na inilalaan ng pamahalaan ng Pilipinas sa RAFPMP. Samantala, ang mga kagamitan na mula sa Russia at China ay mas mura. Ngunit ang kalidad, pagkakatugma, pagkakatulad at interoperability ay lahat na apektuhan dahil ang kanilang pag-iisip sa paggawa ay magkakaiba din, bukod dito. Ang pagkakaroon ng mga kagamitan na ginawa sa Russia at China mula sa iba't ibang aspeto ng geopolitical spectrum ay mahirap para sa AFP na isama ang karamihan sa kanilang mga kagamitan. Lalo na ang mga gumagamit ng mataas na teknolohiya tulad ng labanan ng sasakyang panghimpapawid, mga sistema ng hakbong dagat, mga sensor at mga sistema ng missile. Ang isang compromiso ay isasagawa mula sa iba pang mga pinagkukunan na gumagamit ng mga pamantayan ng NATO o Western, at hindi sila laging kailangang maging mula sa mga bansa sa kanluran. Ang mga bansa tulad ng South Korea, India, Czech Republic, Bulgaria at Serbia ay gumagamit din ng karaniwang mga kagamitan sa militar ng NATO. Ang isa sa mga iba ay ang Indonesia, na nakaranas ng pagsabog sa pagpapaunlad ng industriya ng pagtatanggol sa nakalipas na 10 taon dahil pinahalagahan ng gobyerno ng Indonesia ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol, na sumusuporta sa mga lokal na kakayahan sa pagmamanupaktura upang suportahan ng pagtatanggol at pagkauhaw sa paglipat ng teknolohiya mula sa mga supplier. Bilang karagdagan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lokal na merkado, plano ng mga kumpanya sa pagtatanggol sa Indonesia na i-export ang kanilang mga kagamitan sa pagtatanggol sa mga bansa na kadalasang bumili ng mga kagamitan sa pagtatanggol mula sa West, Russia o China, ngunit mas gusto nilang makita ang mga alternatibo sa pandaigdigang pamilihan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na nagpapakita ng unang interes sa mga produkto ng depensa ng Indonesia, na ipinahiwatig ng aktibong paglahok ng ilang mga Indonesia na kumpanya sa mga pampublikong handog o mga proyektong pagkuha na nakipagkasundo sa AFP at DND. Narito tatalakayin ang mga proyekto ng RAFPMP kung saan aktibong nakikilahok ang Indonesia, at kung paano ang katayuan ng kanilang mga alok ay may kaugnayan sa proyektong paggawa ng makabago. Ang impormasyon tungkol sa mga kumpanya ng Indonesia at mga produkto na may kaugnayan sa mataas na aktibidad sa sektor ng depensa sa Indonesia kamakailan lamang ay dahil sa patuloy na Indo-Defense 2018. Sa Jakarta, Indonesia, ang Pilipinas ay may isang malakas na delegasyon na dumalo sa Indo-Defense 2018 Exhibition and Forum sa Jakarta, Indonesia, na tumatakbo mula 7 hanggang 10 Nobyembre taong 2018. Lahat ng mga sangay ng serbisyo mula sa AFP, gayon din ng AFP Headquarters at DND ay mahusay na kinakatawan, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang kanilang individual mga pangangailangan isang. Habang ang mga kasapi ng kontra DND AFP ay kumonsulta sa iba't ibang mga producer ng pagtatanggol mula sa lahat ng mga kalahok na bansa.
mayroon ding mga malakas na dahilan upang magdala ng mga talakayan sa mga kumpanya ng pagtatanggol mula sa Indonesia na nagbibigay ng mga produktong domestic sa Indonesia. Magbasa pa sa military.or.id. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.